receiveth blessing from God. O muna, but that which beareth thorns and briars is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. But beloved, we are persuaded better things of you, and things that accompany salvation, though we speak. Sabay-sabay na lang. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Panginoon. Arali po namin to Lord, kayo po magabay sa amin. Kilalang problem text din po to Lord, so we pray na intindihan po namin ang lubos. Kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapuno na po. Good afternoon ulit sa lahat. Salamat kahit paano. Puno tayo, no? So, sino ulit ang bida sa Hebrews? Jesus. Sa Acts pa yun din, ha? So, sa Hebrews, dinidescribe si Jesus. Kinukumpara siya sa maraming bagay. Una, sa angels. Siya ay tinukoy as Diyos. Okay? Then, kinumpara sa angels, mas mataas sa angels, sa tao, then sa mga priest. So, last week, yung high priest, alala nyo? So, mas mataas siya lalo doon kasi yung mga high priest namamatay, katulad ng lahat ng tao. So, yung mga, naalala ko to yung mga kulto, di ba? Kaya, may magandang meme dyan eh. Yung dapat sineshare nyo, di ba? Sabi doon, si Muhammad, patay! Si Buddha, patay! Sino pang leader nila? Si Magnalo, patay. Joseph Smith, patay. Si Confucius, patay. Si Krishna, hindi natin sila, hindi naman totoo yun. Si Soriano, patay. O, paano na sila ngayon? Diba? Si Rason na. Actually, dati naman na silang nanonood lang ng TV, hindi naman sila church eh. O debate ang gusto nun eh. Dapat dun, debate church tawag dun eh. Hindi nga payabangan. Di ko alam ba't may friend akong ano eh, dating daan. Siguro na-soul winning ko yun. Inad ako. Yung pala dating daan. So, kaya sinasagot ko lagi eh. Anyway. So, natapos tayo last week. Kung maalala nyo, yung kinumpara naman tayo sa mga bata. So, sa church natin, maraming bata. So, hindi masama yun, di ba? Masama, hindi na bata, bata pa isip. Psst. Ang dahil pang ginagawa? Makinig. Okay? Sa bahay mo, basahin yan. Dito, makikinig. Yan, so, okay yung bata. Yan, katulad ito, mga cute, di ba? So, pero mga isang taon after this, hindi na sana kayo yung kulit-kulit nyo ba? Kasi ba, lagi nasabihin eh. Baka nakita nyo yung YouTube natin. Uy, ako na naman. Uy, 1 point, 2 points. JB, mabata pa to. Okay. So, kinumpala tayo sa mga, actually hindi tayo, yung mga daw, may mga Kristiyano sa panahon nila, na ganun din. Na matagal ng Kristiyano, dapat mga teacher na, mas magugulat na lang yung teacher. Hindi mo alam yun. Diba? Dapat 'to 5 years lang Kristiyano, dapat alam mo na at least yung ano. May meme na naman eh. Natawa ako eh. Sabi, ano daw? Hindi nagkakagustuhan na sila. 'Di ba? Babae, lalaki, sabi ng babae. Ano, tayo na ba? Papakasalan mo na ba ako? Sabi ng lalaki. Papakasalan na sana kita kaso. Sinabi ni Pastor, punta tayo sa Proverbs. Pumunta ka sa New Testament, hinahanap mo sa likod. Intindihan niyo ba yun? So at least yan, kaya pinapamemorize sa inyo yung mga libro, di ba? At least, may sinabi si Pastor sa Book of Proverbs, alam ko yun, nasa gitna yun ng, ano, eh, ng Psalms, saka ng Ecclesiastes, di ba? Old Testament yun. Mga hanapin sa New Testament yun. So, meron kang idea. So, yung sasabi ko na, dapat
Dapat tumatagal ka, natututo ka. Natututo. Okay? Ganun din sa attitude. Baka naman dapat tumatagal ka sa church, alam mo na, maayos ang gupit, maayos ang suot. Hindi, maaga, salamat, ang aga kanina ng iba, no? Kasi nga, alam nila, hindi mo alam yung ulan, di ba? Uy, tumigil yung ulan, takbo na tayo. Yo, very good. Okay? Mag-play nyo, magkano kayo sasakyan, no? Sasakyan agad, eh, no? So, yan, ano pa? So, yan, kasi habang lumalaki ka, ang natural na next na, katulad nyo, grade 1, after na grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Iba na yung usapan nyo, hindi parang bata pa rin kayo, puro laro. So, kaya yun yung natapos tayo last time, sabi dyan, even those, bakit daw sila sanay na? Kasi, pag sinabing by reason of use, ibig sabihin, ginagamit niya, ginagamit, nakikinig, nagraraso, nag-iisip, nagtatanong. Okay, so nalalaman mo ngayon tama't mali. Ay, bakit si ate, bakit sinigawa ni pastor? Bakit tiniwalag si kuya, kunwari? Diba? Ba't galit si pastor sa Calvinist? Dapat alam mo na yun. Hindi yung paulit ng paulit. Okay, yun nga, yung mga suot ng babae, ganun din lalaki, lumalabas sa bibig mo. Diba? Yan, maging masipag lang na yan, eh. Kahit mga unbeliever, alam nila yan. So, pag ginagawa mo yung ginagawa yun, may exercise yung senses. Pag sinabing senses, parang alam niyo yung five senses, di ba? Sino matalimang ano dito? Panlasa. Di ba? Si Peter naman, malakas ang pandinig nito eh. Niloloko namin lagi kasi malaking tenga eh. Hindi. Kasi mga kapatid niya, maliit lang yung tenga eh. Ba't ka galit? Galit ka? Joke lang. Okay. Ang lakas, nakinig ko yun eh. Matalim, di ba? Yung senses niya, yung isa, tenga. Iba naman, ang layo pa, nakikita na. Okay? Ano pa yan? Panlasa, pangamoy. So, pero pag spiritual pinag-uusapan natin, dapat, may nakita mo na sa Facebook, may nakita ka doon. Bastos naman ito, ayoko nito, di ba? Alam mo na agad yun. Siyang Tito Vic and Joey. So, umpisa, joke-joke lang yan eh. Di ba? So, ano pa ba? Ayan, sa games-games nyo. Alam mo agad yan kung spiritual ka, alam mo kung masama yung mabuti. Di ba? So, ano pa? So, yung ganun din. Pag nakikinig kayo ng preaching, alam nyo kung minsan kung medyo si pastor, medyo ano, nangihina ata si pastor, medyo karnal si pastor, alam nyo rin yun. Hindi ko gagawin yun, pero alam nyo yun, sakali. Okay? Kasi na-exercise daw yung... Ngayon, ang after nito, kaya yung chapter 6 is maturity. Ang title nito is, Let Us Go Unto Perfection. Kaya sabi dyan, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. So, Tagalog, iwanan daw natin yung mga prinsipyo. Parang mali, di ba? So, kaya sabi nila, mayroon ako mga preaching na ganito eh. Kung naalala niyo yung preaching natin sa masama ba yung prinsipyo? Mga prinsipyo yung tao? Hindi, di ba? Maganda yung prinsipyo. Ibig sabihin ng prinsipyo, kaya sabi sa inyo, ayoko yung mga taong palit-palit ng religion. Napakabilis. Alam, ayaw yung kausap yun. Yung may nakausap ako dun, di ba? Ganun yun eh. Oo, pinsam mo yun. Pastor, ako, lahat ng religion, nagpabaptize na ako eh. Narinig ko lang dati kay pastor yun, parang natatawa ako, parang di yata totoo to. Eh, nakamit din ako, ganun din. Ano, ayaw mong kausapin, tapos, ayaw kang pagsalita yun, gusto niya, siya yung magsasalita. Ang hirap ng ganun. So, kahit o paano, kung may prinsipyo ka, ano, katoliko ka, kahit o paano, maghahang ka dyan, kasi nga, ito yung tinuro sa akin, okay lang yun. Pero unti-unti natin, di ba? So, hindi yung palit ka, napakabilis. So, kasi yung mga prinsipyo yan eh. So, hindi yan basta-basta iniiwanan. So, inaaral yan. Pero sinasabi ni Paul ngayon dito, kung sino man to, iwanan na natin yan. Bakit? Tama bang iwanan yun? Hindi, iba niya. Ang context kasi dito, iba. Actually, basahin natin lahat ng sinasabi niyang iwanan natin, ha? So, una, principles of the doctrines of Christ. Maganda yun, ha? Di ba? Ba't natin iiwanan? Sabi dyan, not laying again the foundation of repentance. Masama ba yung repentance? Faith toward God, masama ba yun? Siyempre, hindi.
doctrine of baptisms. Masama ba yun? Siyempre hindi. Natuturo natin ito lahat eh. And laying on of hands. Resurrection from the dead. Eternal judgment. Lahat po yan ay maganda. Bakit sinasabi ni Paul na iwanan? Kasi ganito yan. Sabi nga nila, tandaan nyo ito ha. The enemy of the good is the bad. O, tama naman yun. Pero actually, kalaban din ng better yung good. Okay? Ang kalaban ng best, yung better tsaka yung good. Ibig sabihin nito, pag dapat magmamature ka na. Okay? Yun ang gusto ko sabihin nito. For example nga, si Rain is yung ginagawa ng batang ano. Ako, nakutuwa ako sa mga anak ko pag alam na, malusog. Diba, kanina lang si Shana, tinitingnan namin, umaakit sa ano eh, bintana. Ganyang kataas eh. Pati mukha niya kasama sa pag-akit eh. Hirap na hirap, pero nakutuwa kami kasi healthy. Gusto mo ganun, di ba? Yung bata, ayaw mo nang may sakit lang. Pero, pag malaki na siya, walang ginawa kundi maglaro. Laruin yung dede hanggang matapon. Diba, hindi ka natutuwa. Gusto mo, tutuluan mo na siya ngayong iayos yung dede niya, di ba? Kasi ganyan, naguhubad na naguhubad. Nainita na ata. Meron siyang mannerism na ganun eh. Stephen dati, hindi ko nasabihin. Basta may mannerism din dati to. Uy, tigilan mo na nga yan. Diba? Si Aiden din. So, dapat habang lumalago ka, ang expectation sa'yo ay nagmamature ka sa utak, sa spiritual, kristyano ka. Okay, again, yung mga ibang kristyano dito, yung mga bago pa lang, may expectation ako sa inyo, diba? Pero hindi kayo pare-pareho. Okay? So, pahabang tumatagal ka, nakikinig na salita ng Diyos, dapat natututo kayo. Yung sabi dito, kaya, iiwanan mo ngayon yung mga basic. Amen? Yung sabi ko sa inyo, mayroong ibang churches na walang ibang pinag-usapan o di kaligtasan. Mga Baptist to, ha? Maganda naman yung kaligtasan, di ba? Ang problema, kung puro yun na lang. Okay, ilan ang ligtas dito? Sino ang ligtas dito? Okay, lahat tayo ligtas na. Or at least, nagsasabing ligtas na. Every Sunday, kaligtasan ang usapan natin. Tama ba yun? Ang kapal ng libro nito, di ba? Ang kapal ng Bible. So, pag-uusapan natin iba. Hindi tayo puro ganun, puro ganun, puro ganun, puro ganun. E may nagsabi pa, ayaw mong pag-usapan yung kaligtasan? Ano siya sabi niya dito? Iwanan na yung prinsipyo ng doktrina ng Panginoon, ng Kristo. Pag alam mo na si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao, siya yung tagapagligtas, di ba? Sa yung pinangako na Mesaya, alam na natin lahat yun. Okay, iba naman. Hindi puro yun. Nababanggit na lang natin yun para doon sa mga iba. And then, yun nga, yung laying the foundation of repentance. Ano gin yung repentance? From dead works. Napansin nyo yun? Sabi dyan, maganda yung pag naligtas ka, hindi ka maliligtas, kung ikaw igagawa lang, di ba? Kapos yun. So, maganda yun. Pero, dapat mag-repent ka doon. Ibig sabihin, iwanan mo yun. Ibig sabihin, di huwag ka magtiwala sa mga gawa mo. Yan ang dinidikdik natin sa mga unsaved. Kasi alam natin ang condition nila, status nila. Lumaki yan sa turo ng Catholic, Methodist, Muslim, kung ano man yan. Pare-pare yung works yan eh. Tuturo natin yan. Pero pagkatapos nun, iba naman, di ba? Hindi pwedeng laging gano'n na lang. And then, faith toward God. Ang ganda niyan eh. Pero may mga church, gano'n, puro faith, faith, faith. Maganda yung, pag alam na natin lahat yun, ulit-ulitin mo, bagong salita lang. Iba-iba yung mula yung salita, pero yung topic, ganun pa rin. Bukod sa mag-asawa yung tao, hindi sila lalago. Amen? At actually, mamaya, makikita lang dito, sabihin ko na sa inyo, ha, optional ba yung paglago? Pag sinabi optional, pwedeng hindi, pwedeng wala. Pastor, ako hanggang grade 5 lang ang gusto ko eh. Tapos, hindi na ako, ano. Tama ba yun? Hindi, yun ang gusto ko eh. Nag-aaral lang ako ng grade 5 eh. O sige, grade 6, tawad. At least nag-aaral ako, di ba? Pag grade 6 ako, marunong na ako mag-mat. Di ba? Bibenta lang naman ako ng ano eh, kunwari, ng t-shirt. Di ba? Piprintan ko. O, kailangan ko ba ng calculus doon? Hindi na. To be honest, hindi na. Pero hindi ka naman magpapatuloy kung meron ka naman pambaral, di ba? So, naiintindihan ko, kung wala talaga, okay na yun. Go na. Okay? Pero kung wala, ako meron,
binibigyan ka ng peres mo ng pagkakataon, nag-aaral ka, mag-aaral ka pa, ama. Lalo na spiritual. Ma, nabasa mo na ng yung New Testament. Iba, inuuna yung New Testament, okay din yan, para familiar kayo. Ngayon mo yung New Testament. Kung alam mo na yon, gusto mo na puntahan, sino ba yung kinu-quote nila? Diba? Sa Old Testament yon. Kasi sabi dyan, so, pangit yung paulit-ulit na basic. Pag alam mo na yung basic, iwanan mo na. Actually, hindi iwanan, iwan yun ha. Kasi nga, ang gumagamit ng talinaga or ng ng rhetoric yung Bible din eh. Ibig sabihin, hindi yan iwanan. Obviously, hindi mo iwanan. Basic yun, kailangan alam mo yun. Ibig sabihin yan, iwanan mo as in, punta na tayo dun sa advance. Amen? Ayaw mo nung lagi kang basic. Nakakatamad yun. Sa ganito pa, sabihin ko na rin, for example, anong kaya napansin ko yung mga hindi lumalago, ayan din yung madaling madagit ng kaaway. Okay? For example, ang alam mo lang, kaligtasan lang, tapos wala na. So, dadagitin ko ng iba, o sige, mas maganda dito ka sa church namin, kahit ligtas ka na, salamat. Nangyayari ito madalas sa mga baptist. Naligtas siya sa baptist, saan pupunta yan? Ha? Sa kung saan-saan. No? Hindi naman magkakatolik yan kung tatang ligtas yan, di ba? Pero iba, pupunta ng CCF, BCF, at tulad na nabanggit ko yung pastor nung isang araw, di ba? Kakapon ba yun, nung Tuesday? Ay, hindi, sa Bible study pala namin yun. Hanggang hindi ko maalala yung pangalan eh. Pero ang excuse niya kasi, ano siya, alahero eh. Business siya, mayaman eh. Baptist siya, pastor pa nga eh. Yung dahilan niya, bakit pastor? Hindi ka na nagpastor. Matanda na ako eh. Anong ginawa? Nag-business na lang, tapos saan siya nag-church? Sa, hindi ko wala lang, Victory o CCF. Ang CCF eh. Nagawa mo dyan. Inaakay ko yung mga taga dito. Excuse yan, no? Nakakaasar eh. So kasi hindi na, sanay siya kasi ng gano'n, puro ano sila eh. Soul winning din yun eh. Soul winner yung mga yun eh. Kaso hindi na lumago. Ang daling madagit. Ibig sabihin, wala ba sa'yo yung patotoo mo? Na baptist ka, tapos pupunta ka sa ano, CCF, mas mababaw. Hindi niya nalaman siguro yung ibang advanced lesson na mali yun. Una, yung patotoo mo, pangit. Matitisod yung iba. Diba? Ibig sabihin pala noon, masto, pag matanda na ako, pwede na ako mag-compromise. Diba? Kasi pastor na ako matagal, tapos mag-compromise na nagpapayaman. Dapat nga, hindi ka nagpapayaman eh. Diba? So, I believe, bunga yun ng mga hindi siya paglago. Huminto siya, hinunto niya yung paglago, wala na siyang makita dito, and therefore, iba na gagawin ko sa buhay ko. Tama ba yun? Hindi, ganun din yung mga, kayo, for example, kayo, mga lalaki, diba? Okay, kumikita na kayo. Okay, sa amin, guilty rin kami minsan dito, pero sa amin, pinag-train pa kami ng napakarami, minsan sakit sa ulo eh. Ngayon, kung kaya mo talaga, hindi ka na mag-aaral, may trabaho ka na, mag-aaral ka pa kasi dumadami yung challenges sa business. Kailangan mas marami kang alam. At ikaw yung magsosob ng mga problema kung marunong ka. Amen? So, walang ano yan. Kaya mga bata ngayon pala, sinasabi ko na sa inyo, huwag yung hintayin yung college, tapos wawala na ako, mapayaman na ako. Lalo pa, nasa church ka. Aralin natin yan. Kung di ka magaling mag-soul winning, kulang ka pa. Men, kung di ka pa masyadong ginagamit ng Diyos, puro marami sa Diyos, makasarili. Tinitingnan lang sarili nila eh. Pag okay na ako, bahala na sa kayo. Karamihan doon, yung mga young people na nakagraduate, tapos bahala na kayo dyan. Nag-abroad na kami. Diba? Ano meron sa abroad? Mas malaking sweldo. Eh, yung mga pastor na minsan, hindi rin ano. Masabihin lang, oh, kung saan ka makakabuti, doon ka. Eh, padala ka dito, ha? Anong papadala yung hindi nga spiritual, di ba? Kundi sila na-establish na dapat katuwang sila ng gawain ng Diyos. Kasi mahal nila yung gawain ng Diyos, hindi pipilitin mo. Kasi hindi nga sila lumago, hindi masyadong mahal. Meron lang sila, ano, basta pag ano, ha? Basta pag na-agrad, nagbibigay na ako dyan, okay na, kahit di na ako sumama sa soul winning. Eh, nakakatisod ka rin nun. Di ba? Dapat tuloy-tuloy, balance. Yun ang tamang paglago. To the point na sinasabi dito, parang iiwanan mo yung basic, ayaw mo manatili sa basic, di ba?
Hindi mo gusto yung basic ng basic. Kaya naasa din ako sa mga church na mga programa pang bata eh. Okay, para masaya tayo, may programa pang bata. Ay, saya. Tayo minsan, meron din tayong ginawa minsan-minsan. Bilang yan. Para lang yung ibang kailangan na outlet sa buhay, di ba? Kailangan ng konting kasiyahan sa buhay, may outlet. Pero again, susanayin kayo sa salita ng Diyos. Tulad dito. Hindi ko alam, anong kailangan mong outlet eh? Kailangan ba ng outlet, Rain? Kanina kami nagdadaldalan eh. Ngayon, time naman, makinig. Okay? May time dito, may time dito. After dito, pwede ka na magdaldal ulit. So, ulitin ko ha. Basta ito maganda, lahat ito maganda. Doctrine of Christ, laying a foundation of repentance from dead works and faith toward God. Maganda yan. Doctrine of the baptisms, laying of hands, resurrection of the dead. Alam mo na lahat siya. Ano natin? Master mo na yung revelation. Okay, tapos na. Hindi pa rin kasi may mga application yan eh. Bakit mo mamahalin ng totoo yung mga kaluluwa? At paano? O sige, na-warning na tayo. Ay, nakakaawa naman sila. Usunugin sila sa impyerno. Alam mo na yun, okay. Resurrection from the dead, mga ligtas sa langit, mga hindi ligtas sa impyerno. Okay. Okay na yun? O meron pa rin. Madami pa. Kahit marunong ka mag-soul winning, hasain mo pa. Para mabilis, accurate. Okay? Tapos yung nakikinig sa'yo, mas maintindihan nila. Okay, mabilis, pero andun pa rin yung content. Diba? Hindi pwede magbagal ka dyan. Yung iba, ganun eh. Tapos pag marami, parang tagal ko na, saka nilang hahapitin yung ano, nagpaikot-ikot na. Hindi dapat ganun. Okay, so, hasain mo rin yung ano. So, kaya nga sabi dito, let us go unto perfection. Okay, yun na yun. Ang sabi dito, eh, pastor, paano pag ano? Kasi sayang yung buhay ko eh. Diba? Kaya nga ako, pastor, nagpapayaman para yung mga anak ko ay may magandang kinabukasan. Nakabwisit na ako sa mga ganyan ano eh. Totoo naman yan. Again, ito, lalo yung mga, alam nyo na, mga bata na gusto ko rin, mangarap kayo eh. Pero kung sakaling andun na kayo, may bahay na kayo, may meron na kayong sasakyan, gusto nyo pa, dalawang sasakyan, tatlo. Yun na sinasabi kong mali na eh. Diba? Unless ginagamit sa church, okay yun. Kaya sabi dito, in this will we do if God permit. Nakuha niyo yun. Hanggat kaya ko lumago, hanggat buhay pa ako, lalago, magpapamature ako na magpapamature. Ipe-perfect ko yung sarili ko. Pag sinabi perfect yan, again, di yan sinless perfection, yan ay maturity. Kukumpletuhin ko yung sarili ko. Kung kaya ko maglingkod ng ganitong antas, ang ganitong capacity, dati ako yan, nag-soul winning lang once a week, baka pwedeng twice, no? Baka pwede araw-araw, wag naman. Burnout ka nun. Okay, ako, hindi natin na-recommenda yun. Kaya maganda yung once a week, twice a week lang. Pag dumami tayo, di salit-salit na tayong schedule. Okay? Kasi katulad dami, may pamilya kami, mapabayaan mo ng ibang bagay, di ba? Ganun din kayo. Okay? So hanggat tayo ay hinahayaan ng Diyos, inaalaw, nakita yung mga binibisita natin, di ba? Yung mga pagyan sa patay, di ba? Yun din ang preaching ko nun eh. Kasi ano lang eh, batang-bata pa to. May kilala rin kami, ganun, this time nga, matino. Kaso bata pa siya, kinuha na siya. So walang nakakasigurado, di ba? So hanggat ngayon nga, bata ka pa, maglingkod ka na sa Diyos ng maayos. Okay? Hanggang hinahayaan tayo ng Diyos. Ito na yung problem text na tinatawag, no? Pag sinabi problem text po, yung kinalilituan ng marami. Kasi nga, ginagamit ng kalaban. Actually, kung hindi nila ginamit ng kalaban to, binabasa lang natin na tayo malilito. Eh. Kaso, ginagamit nila. Nagawin nila, parang yung Calvinist na natapos natin, di ba? Yung mga verse, nakita nyo yung isa-isa sa atin yung mga verse, di ba? Ginagamit nila yon, sasabihin nila, wala tayong will, free will, di ba? Pero hindi naman pala yung ibig sabihin nun. So kaya nga, yung kasinungalingan na yun, ipopropagate nila yan. Kaya nalilito ngayon yung maraming tao. So ito naman ay ginagamit ng mga nagtuturo na ang kaligtasan ay nawawala. Okay? Tandaan nyo yan ha, ang kaligtasan ba nawawala? Okay.
Yung iba, gusto nilang ituloy yung kasi sila diligtas eh. Tapos, hindi nila tayo maintindihan. Okay? So, nabasa nila to. Actually, pinasa yun sa kanila eh. So, kaya ano nga, stay put kayo dyan ha. So, ang totoo, ang kaligtasan hindi nawawala, pero ito yung mga babasahin natin, gagamitin nila na para mawala. Ang tanong, tama ba yun? At umpisa natin. Sabi dito, for it is impossible, so ngayon yung ulit yung context ha, tayo daw ay maglingkod dapat, mag-matured, hanggang pinahintulat na tayo ng Diyos. Kaya pag sinabing for, ibig sabihin niya, because. Ibig sabihin, tinutuloy niya lang idea na sinabi niya na. Okay? For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and of the power to come. So, meron daw mga tao, kaya daw tayo dapat ay magsipag kasi meron daw mga tao na imposible nang umpisa, ano natin nun ah. Ito kasing 4 and 6 may sumingit ang mga ano eh, in-enumerate niya yung mga klase ng nangyayari doon sa tao na kinu-qualify niya. So, pero ang katapusan nito, ang umpisa niyan, for it is impossible to those who, okay, anong mangyayari sa, anong imposible sa kanila? Dito sa 6 yung makikita natin, to renew them again and to repentance. Sa Tagalog, pag may, ito, may mga klase daw ng tao na ang hirap ng pabalikin. Okay? Pabalikin saan? Yun muna ang tanong mo. Kaya ginagamit nila ito daw, sa iba daw ay maligtas. Okay? Pag ikaw yung naligtas daw at tumalikod ka sa Diyos, baka hindi ka na ulit maligtas. Pero yung ba sinasabi dito? Hindi naman ganun eh. Okay? So, tingnan natin ngayon yung sinasabi kanina. Sinong klase ba itong mga tao? So, binanggit dyan, who were once enlightened? So, mali dyan, yung iba, sinasabi nila, mga ligtas daw yan. Okay? Ligtas na ba pag na-enlightened ka? In a way, yung mga naligtas, enlightened. Pero hindi lahat ng enlightened, ligtas. Naintindihan nyo ba yun? Ulitin ko ha. Pag ikaw enlightened, ibig sabihin, naliwanagan ka. Ganun ang enlightened eh. May naintindihan ka na hindi mo dati naintindihan. So, in that way, ang lahat ng naligtas ay definitely na-enlightened, di ba? Pag nakita nila yung kasalanan nila, hindi nila kayang ligtas sa sarili nila, na-enlightened yan eh. At ang Panginoon pala ang daan patungo sa langit. Tanggapin mo siya, magigyan ka ng Diyos, ligtas ka. So, pero yung iba, kung naalala nyo, nandito pa kayo nung Book of Acts, naalala nyo si Agrippa? Si King Agrippa, nagkaroon ng chance si Paul na siya ay kausapin at syempre witnessan. Soul win siya ni Agrippa, ni Paul, si Agrippa. So, sinabi niya lahat ng masabi niya, kaso, syempre katotohanan na sinasabi ni Paul, di ba? Ang tanong, naligtas ba si Agrippa? Pero naintindihan niya ba yung sinasabi ni Paul? O syempre, kaya nga sabi niya, almost persuaded me to become a Christian. Sabihin nun, talagang alam niya, totoo pala yung sinasabi nito. Di ba? At sino pa yung nag-tremble? Si Felix ba yun? Si Felix din, ganun. Nanginig. Ba't ka manginginig kung kausap mo lang prisoner? Natatakot ka ba sa prisoner? Na pwede mong papatayin anytime? So, nanginig siya kasi, nung una, hindi niya pinapakinggan, hindi niya binibigyan ng halaga yung sinasabi ng tao, pero nung in-explain na sa kanya, in-expound na sa kanya, totoo pala to. Alam niya, sa impyerno siya pupunta. So, ganun din yung mga ating mga sinusolving, di ba? Nung una, gaganyan-ganyan pa yan. Kaya pag nakuha mo talaga attention niya, pag hindi ka nang anak mo, sa impyerno ka. Eh kasi ang Diyos ay may justice, di ba? Alam ka naman sa langit ka. Oo nga, no? Nakita niyo ba yun, sinasabi ko? So, again, yung ibang mga napaliwanagan at sasama-sama sa church, yung iba dyan, di ba? Sumasama na sa church, di paligtas. Pero, sabi dito, nung una, na-enlighten, namin natin ito todo. So, anong klase itong mga tao ito na-enlighten, na-intindihan niya yung gospel? Ganun din siya naligtas. And have tasted the heavenly gift. Oh, kita mo na, ligtas yan. Yan siya sabi nila. So, tasted the heavenly gift eh. Ano may heavenly gift? Ayan na. Ano yung heavenly gift? Marami yan eh, di ba?
Eh, iba sinasabi, kaligtasan na raw yun. Pero pansinin niya si Jesus, di ba, kinumpara niya sarili niya sa bread of life. So, pag natikman mo yung bread of life, ligtas ka na ba? Iba yung taste. Iba yung talagang partakers. Ito naman, partakers of the Holy Ghost. Iba yan, okay? So, ibig sabihin, iba yung kinain mo talaga at nabusog ka at iba yung tinikman mo lang, di ba? Attend ka ng church, di ba? Ay, mukhang okay dito. Dito sina mga kaibigan mo. Mga kaibigan mo, ligtas talaga, pero ikaw hindi. Kaya nga, hindi ka nakikinig eh. Wala kang pakialam sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi, parang gusto mo na agad makalis eh. Or kaya ka lang wala doon sa inyo kasi wala kang magawa. Ganun ka ba, Vince? Ikaw, Rain, ganun ka ba? Huwag kang ganun ha. Ang pangit, di ba? So, pero pakinggan natin ito kasi mga klase ng tao nang kala mo ligtas, nakatikim, at sabi pa dito, made partakers of the Holy Ghost. Eh, ligtas yung basto. Made partakers eh. Yan ang medyo kaya nga sa problem text eh. Parang pwede mong isipin talagang ganun. Pero again, pag kinuha mo yung bigger context, hindi. O, ibig sabihin na ng partakers of the Holy Ghost, ano ba yung Holy Ghost? Ano ba yan sa Holy Ghost? Natotohanan, di ba? Comfort. Ano pa? Yung ano ba yung bunga ng banal na spirito daw? Patience, long-suffering, humility. Hindi ba pwede makuha ng mga unbeliever yan o pwede? Pwede. Amen? Kaya nga, pwede silang mag-partake. Pero, ulit, binanggit ulit dito yung tasted. Actually, ito mga binabasa natin dito ha. Tandaan nyo to. Kaya sigurado tayo hindi kaligtasan to kasi hindi to ginamit sa ibang verses sa kaligtasan. Eh, dalawang beses, partake tasted ulit. Okay? Ibig sabihin, tinikman mo lang. Bandang huli, inayawan mo, nag-decide ka, ayoko nyan. Tasted the good word of God, ang sarap nun ah, pero mas gusto ko yung kasalanan eh. Mas gusto ko yung ano eh, yung religion ko eh. Ayoko iwanan yung church ko, malaki yung mga church dun eh. Tingnan ko yung baptist, ang liit eh, bahay lang. Diba? Though hindi naman yan magliligtas, pero yung iba nga, dun tisod eh. Na totoo lang. Walang bagay-bagay. Pwede ba ikumpara yung size ng church sa kaligtasan? Sa tinuturo? Eh, paano kung talaga nag-umpisa? Talaga maliit. Diba? So, pero sila, tinikman lang. Uy, masarap yan. Yung iba naman, eh, dun sa Catholic, may word of God din dun eh. Kung kumpara mo yung ligtas at hindi ligtas, hindi magkaiba, hindi magpapareho yun. Malaki yung pagkakaiba. Pero iba, kaya hindi naligtas, tumikim-tikim lang at hindi tumuloy. Okay, ganun po yan. Si Agrippa, si Felix, and then yung iba sa atin. Ganun din eh. Titikman, ano ba meron dyan? Hindi masaya. Saan ka ba nag-uusga? Ano ba yung masaya? Diba? Ang masaya po yung kasiyahan, produkto lang yan. Okay, parang mag-asawa. Masaya yan minsan. Pero minsan, mahirap. Diba? So, hindi ka na mag-asawa, iwanan mo na asawa mo pag hindi na masaya. Ganun ba yun? Hindi, syempre. So, maling-mali. And the powers of the world to come. Naku, iligtas na yan. Hindi pa rin, tasted nga eh. Tumutuloy yan sa tasted. Ibig sabihin na to, nakita niya, Panginoon pala, ang mag-ahari. Nalaman ko yun, matindi yun ah. Kaso, hindi ko pa rin gusto. Anong mahal ko pa rin yung ano ko eh, religion ko tsaka yung kasalanan eh. So natikman lang nila, nalaman nila, naintindihan nila, pero hindi sila tumuloy. Amen. So hindi po naligtas ng mga to. Eh ba't sabi diyan fall away? Yun nga, ibig sabihin hindi na tumuloy, di ba? And to renew them again to repentance. Kita mo yan ito. Yung iba kasi ang definition ng repentance, kaligtasan. At ang kaligtasan, repentance. Hindi laging totoo yun. Tandaan niyo yan, pag sinabing repentance yun, nag-turn lang. Okay? Hindi, pwedeng sa kasalanan, pwedeng hindi. Pwedeng sa idea, pwedeng sa maling doctrine. Ganun na ibig sabihin ng repentance. Ibig sabihin ng repentance ay, nag-turn. Ibig sabihin, papunta ka dito, ngayon dito ka na. Yun ang repent. Kaya sabi dito, imposible nang sila ay mag-repent. Ibig sabihin nun, hindi nga naligtas to, pero mahirap na silang maligtas.
at papunta to sa reprobation. Okay? Hindi pa agad-agad yung mga bata, kaya pinaglalaban natin yan, sinatsaga natin yan. Pag hindi pa natin nakita yung reprobate, tiyatsagayin pa rin natin yan. Pero, may iba sa atin, medyo inaayawan na nga natin ako personally. Pag may sinasabi sa akin yan, basta si ganyan, ganito. Ilang beses na akong in-invite. Ano pa? Ayaw pa, yung iba nga, bastos. Pag-pray natin, pag-pray pa rin natin. Ang ginagawa ko nun, minsan hindi ko naman pinag-pray. Nag-pray ko doon, magkaroon ng problema ang matindi para yun ang gamitin ng Diyos, para kung talagang makakabalik pa siya, makabalik na siya. Tama? Pero hindi ko siya itutumba sa inyo kasi iba nagtatapat eh. So hindi ko sila ganung bibigyan ng parehong malamig ba? Okay. Tandaan nyo to. Yung iba sa inyo, kahit kayo, imagine nyo na lang, kunwari, si Rain, nagpakaloko-loko, sinasabihan na, lagi na siya, huwag kang makulit, mag-church ka, ano ba yung madalas sinasabi sa inyo, huwag kayong bumura, huwag kayong mag-tiktok, ano ba, huwag kang pupunta sa iglesia ni Manalo, ano ba, ginawa mo pa rin, oh, share-sharean ko pa ba yun, hindi ko alam kung gagawin ko dun, di ba? So ngayon, kahit may pag-asa pa siya, malamang sa hindi na. Tindihan niyo, kasi siya sabi dito, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh. Sa Tagalog, para mong pinako ulit si Jesus. Papako mo ba si Jesus? Again, talinhaga po ito. Ibig sabihin, para mo siyang pinahirapan na. Namatay na nga siya para sa'yo. Tapos, papahirapan mo siya. O sige, ligtas ka na. Sabi natin, ligtas ka na. Anong gagawin mo ngayon? Ihiyain mo pa rin siya? Di-despise mo pa rin siya? Ganun ba gagawin mo ay Jesus? Namatay siya para sa'yo. Tapos babastos-bastosin mo lang siya. Ang gawain niya, ang baliwala sa'yo. Pagpatuloy ka, paulit-ulit ka ng ganun. Yun ang sinasabi dito. And put him to open shame. Ano sabi na open shame? Hinihiya mo. Alam niyo yung pahiya? Ako minsan, napahiya ako sa inyo eh. Alam niyo ba yon? Sinabi ko na dito, makinig kayo, ha? Experience. Ang gulo na naman. Iba naman, ganun din yung mga nawiwi natin. Okay? Naligtas ka na ba? Kaya minsan, ganun lang kakamustahin ka. Ligtas ka ba talaga, kapatid? Musta ka naman? Ba't di ka nag-church? Kasi naman, di mo na kailangan sabihin ng ganun, eh. Di ba? Kasi kung ligtas ka, anong atupagin mo? Mga bagay na inalaman sa salita ng Diyos, syempre. Ako, hindi ko maanong... Kumusta ka? Mag-church ka naman. Parang hirap kasi sabihin sa iba nung kasi nga kaya nga sila wala sa church. Ayaw nila. Diba? So, anong gagawin mo? Eh, magsisinungaling pa. Pag, diba? Magbibigay pa na excuse. Kaya iniiwasan mo na yun. Alam mo, magbibigay ito na excuse. Huwag mo na lang tanongin. Kamustahin mo na lang. And then, para at least hindi sila yung pinapahiya nila paulit-ulit yung Diyos. Gawain ng Diyos. Amen? Kaya ang hirap din sa mag-akay, eh, no? So, yun na sinasabi dito, again, hindi pa itong mga ligtas. Kaya hindi na wala ang kaligtasan nila kasi hindi pa sila ligtas. Yun. Okay? For the earth which drinketh in the rain that come oft upon it and bringeth forth herbs, meat for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God. Yun sinasabi dito, eh. Lahat tayo, katulad nyo, lahat tayo may nakakinig na salita ng Diyos. Yung iba, hindi nakakapakinig, ha? So, may nagbubunga yan, eh. Ligtas o hindi. But especially pag ligtas, yan ang magandang result. Pero yung iba dyan, pag nakinabang ka na, sinasabi dito, tumanggap ka na ng blessing sa Diyos. Ang katotohanan ng Diyos, natanggap mo na yan. Knowledge na wala yung iba, natanggap mo na yan. Diba? Lahat siyang binibigay sa believer, saka unbeliever. Okay? Kaya nga ang daming fake na church. Hinahayala sila ng Diyos doon hanggat makita nila yung tamang church. O maligtas sila. Or both. Okay? Hindi natin sila binipilit dito. Pero yun ang maganda. Pero sabi dito, ito na yung sinasabi ko kanina ng reprobation. So, sino dito mahilig sa alaman? Sabi nila, libo-libo, million nga ng species eh. Okay? Medyo inaaral ko na yan kasi namanga ako dyan eh. So, ito yung tanong.
Kung Diyos ginawa ang mga halaman para kainin natin, para makinabang tayo, di ba? Ito, medyo masarap ito, matamis ito, hindi masyadong masarap, pero may kinabang yung tao dyan. Pag tumuboy ang halaman na yan, may kinabang tayo dyan. Pero alam nyo ba na may mga halaman na walang kwenta? Sabi ng iba, hindi naman daw, pero ito siya sabi dito eh. Sabi natin, huwag tayo masyadong mag-strict masyado, technically. Okay? May mga halaman daw walang kwenta. Okay? Hindi nagbubunga. Wala ring leaves. Hindi mo rin pwedeng gulayin. E, para saan yun? As marami pang tinik, decoration, pwede, yung mga bulaklak. E, pangit din, wala rin bulaklak. Yung cactus, may bulaklak yun, maganda yun eh. Tsaka nakakabuhay nga yun, di ba? Pag nasa desierto ka daw, ginagawa nilang, hindi ko alam pa yun. Pwede ng source of water yun. May pakinabang pa rin yun. Yung tinutukoy dito, yung mga thorns and briars, eh yung mga walang kwenta, kahit research niya yan, ito yung mga walang kwentang halaman. Walang pakinabang. Matitinig ka na. Hindi mo pwedeng ano. Pwede mo bang gamitin ang panali? May tinik eh. Tapos hindi rin matibay. Walang kwenta. So, nakikinig ba kayo? And it's nigh to cursing, whose end is to be burned. So pag walang kwenta yan, anong gagawin dyan? Putulin. Mas napapapamura ka pa pag na ito, meron na naman dito ang damo. Yung damong walang pakinabang. Diba? Tatanim tayo dito ng bigas, ng corn, ng kalamansi. Ang kalamansi ko, ilang beses ko nang tanggalan ng kung ano-ano yun eh. Ano na po? Saan ang gagaling? Sa langit? Hindi, ganun yun. Mga portion eh. Sumasabog lang kahit saan. Wala naman siyang kasama, nagkakaroon ng damo. Inaalis ko na naman. Okay? So, sino sa atin ang gusto ng ganun? Ang tingin sa inyo na ibang tao ito, walang kwenta to. Dito na naman to, pakiano mga. Guard! Guard! Eh, alis nga itong tao to, walang kwenta eh. Ang pangit, di ba? Gusto mo ganun, Rain? Pwede, di ba? Tubig na eh. Meron na, magpakuha na. Gusto mo ng ganun, ikaw? Kenneth, siyempre hindi, di ba? Punta mo na, Nay. Umorder ng tatlo kanina. So, hindi natin gusto yun. May kinukumpalang mga tao sa ganun, na ganun, umiwas na tayo doon. Amen? Una tayo mismo, iwasan natin maging ganun, mga bata. Kaya nga, maaga natin tinuturo ito. Iba hindi tinuturo ito. Alam nyo ba yun? Yung ibang churches, hindi tinuturo yan. Kaya yung pastor dyan, puro lagi nangiti. Pananampalataya sa Diyos. Amen. That's a faith in God. Ganun pa. Di wala mo kung anong style gagamitin. Para lang kasi yung mga tao ay maakit. Hindi siya magalit sa kanya. Yun yung isa dun eh. Pag pastor ka, ayaw mo magalit sa yung tao eh. Pumunta sila, di ba? Pero hindi healthy yun. Hindi sila matututo eh. Kaya si pastor dito, ang pakailang magalit kayo sa akin ngayon, mapapabuti naman kayo, di ba? Mas better, di ba? At hindi kayo maying ganito, mga reprobate, nakagagalitan ng Diyos. Minahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tama yun. Eh kaso, loko-loko talaga. Makulit. Maulit-ulit. Sinabihan na. Ang kulit pa rin. Anong gagawin doon, Benz? Ng Diyos. Liligtas pa rin ba yun? Tsatsagay niya hanggat kaya, pero darating yung point. Itindihan niyo ba yun? Darating yung point na hayaan ng Diyos siya. Ikaw, tatawag-tawag ka kayo sa akin. Hindi ka na, wala ka ng pag-asa. Ganun yun. Kaya mag-ingat tayo, amen? So again, hindi ito ligtas, kaya nawala sila kasi hindi pa sila ligtas. Yun lang yan. Kaya tuloy na natin. Sa positive. But beloved, we are persuaded better things of you and things that accompany salvation, though we thus speak. So yun na. So kinumpara lang yung mga unsaved tsaka yung mga malapit na maging reprobate sa mga ligtas. Eh ba't sinasabi pa niya to sa mga ligtas? Kasi nga umiwas tayo doon. Amen? Kaya sinasabi natin kanina, babalik tayo sa context kanina, ano? Maturity. Pag ikaw hindi ka nag-mature, hindi ka nag-mature, inayawan mo yung maturity. Ayaw mo mag-ano, ayaw ko, baka maging pastor ako eh. Kaya absent-absent ako. Ako, medyo ganun ako dati.
Kasi sila, niloloko-loko ka rin yan eh. Kasi nga sabi, mga bakit, konti lang tayo, di ba? Sino mababati dyan? Di ba? Kaya naisip ako, eh, ganun pala yun. Di, ayoko masyadong, ano, active. Ayoko masyadong mag-Bible. Ayoko magbarong nun, kaya ayoko magbarong nun. Sabi nila, dapat maganda suit mo. Ako, sila barong ako, ano lang, polo lang ako nun. Matagal na panahon. Bukod sa akala ko, mahal yung barong, hindi naman pala. Pero, yung mga mura palang barong, di ko nalaman dati yun eh. Pero, ayun, so kinukumpara sila, kinukumpara tayo sa mga loko-loko at yung pwedeng maging reprobate. So, huwag tayong ganun. Pag alam mo, pag ganyan ka na, kasi kaya nga tinuturuan, di ba, para mag-advance ka. Sasabi mo, ayoko na mag-mature. Absent na rin ako. Di ba? Kasi ayoko mag-mature, gusto ko dyan lang eh. Di ba? Soul winning, kayo na lang. Alam ko, ibang baptist, ang nag soul winning lang, mga workers lang eh. Ba't ako sasama dyan, di ba? Lalaboy na lang ako. So, bandang huli daw, pag ganun ka, makakatisod ka, at yung iba nga, magiging reprobate, baka ma-influensya ano pa. So, sana naintindihan natin yun. So, kaya sabi nga dyan, for God is not unrighteous to forgive us of your soul. Binanggit niya yung mga loko-loko, sabi, huwag niyong gayahin yan, ha? Huwag niyong gayahin yan. Kasi, ito yung pinag-usapan natin lahat ng madalas na rewards, di ba? Ang Diyos daw ay hindi unrighteous. Ano yung unrighteous? So, minsan sa mga company, tsaka kahit sa mga tatay-nanay, sabi, pinakakuhan ka. Anak, pag naging top 1 ka, may bike ka. Okay? Eh, kaya ka naman bilang pala ng bike kasi may pera naman. Pwede naman sa egunan, masakali, di ba? Sabi siya, tatay mo, hindi, huwag na. Iinom ko pa to eh. Di ba? Righteous ba yung tatay mo pag ganon? Siyempre, hindi. Kasi nangako siya, hindi niya tinupad dahil lang sa bisyo niya, di ba? Ang Diyos kaya ganon? Ang Diyos, pag nangako siya, hindi siya magkukulang, hindi siya sisisira sa kanyang salita, sa kanyang pangako. Kasi sabi dito, magtapat ka lang. Hindi makakalimutan ng Diyos yan. Ay, nakalimutan ko. Alam ko, sinabi ba ang ganon? Sinungaling pa eh, no? Ang Diyos, hindi ganon. Alam niyo, hindi mo kailangan siya paalalahanan. Amen? You get your work and labor of love, lalo na. Pag talagang paglilingkod mo, may pag-ibig, di ba? Naglilingkod ba kayo? Kaya napansin ko yung mga ladies, yung mga napasalamat ako, tumutulong na kayo, di ba? Lahat yan, na-observe ko yan. Lalo na ang Diyos, nakikita ng Diyos yan. Ngayon, okay, sumasama ka ng soul winning. Kaya ka sumusoul winning lang kasi yung iba nga, galay. Pero iba naman, gusto lang makita na kung naglilingkod ako sa Diyos, ha? Wala kang masasabi sa akin, pastor, ha? Pero minsan, walang pag-ibig. Yun ang nangyayari minsan din. Kaya pinapasok ng Bible dito na maganda yung maglingkod ka, pwede ba dagdagan mo ng pag-ibig? Kasi nga, lalo pag soul winning, ramdam nila po yan. Ramdam nila yan. Kahit yung pag nagluluto, pag nagluto ng walang pag-ibig, anong mangyayari sa akin? Pangit ang lasa. Pag naghugas, walang pag-ibig, ano? Basag. Or, nakabasag ba dito? Yun naman, mga plastic kasi yan eh. Or mayroon pang natira, di ba? Kaya mag-action na kayo. Di ba? Ang pangit mo, pag may, ang sarap ng pagkain, nilagay doon sa lalagyan, hindi pala nahugasan. Ano pa? Ganun din, pag nagpapakanta, walang pag-ibig, di ba? Parang salit na ganaan yung kumakanta. Hindi. Naglilinis dyan. Ang dumi naman dito. Ang baho pa. Church ba to? Yung hirap maglinis minsan, di ba? So, lagyan natin ng pag-ibig. Amen? Which you have showed toward His name sa pangalan ng Panginoon. Hindi yung sa pangalan ng debate. Iba naman, ganun eh. Kaya talagang ano, naglilingkod, yung mga Catholic, marami silang orphanage eh. Madalas silang gagamitin yun pag nag-ausapan ng ganyan. Eh kayo ba? May orphanage ba kayo? Di ba? So eh tayo, wala tayong ganun. At hindi naman daba. Kaya kami, in-encourage lang natin, magulang nyo na maging maayos na magulang, at kayo maging maayos na bata. Hindi ko kayo amponin. Amen? Amen. Kasi delikado rin sa inyo yun eh.
maraming nagkakasira-sira sa mga orphanage. Hindi lang nila nireport yan eh. Diyan nagkakaloko-loko yung mga yan, yung buhay nila. Kaya sa pangalan ng Panginoon nyo gawin yan. In that ye have ministered to the saints and do minister. So, pensanin nyo yan ha. Sino yung paglilingkuran natin? I-touch ko natin kasi iba, nabanggit ko sa natin sa inyo to, yung iba na hindi yung ministry nila, yung kanilang paglilingkod sa Diyos, hindi church-centric. Okay, ibig sabihin, para lang makalusot, ang dahil mo lilingunin, dito ka na lumingon. O, bali pa yung liig mo dyan eh. Andito yung pogi oh. Talaga oh. Sana ba ako na? Wala tuloy ako. Yan, yung orphanages. Ah, hindi. Tapos na ako dun, di ba? Sa ministry. Okay. So, sino dapat ang paglingkuran? Eh, pastor, naglingkod din naman ako dun sa mga, ano ba yung mga para-church ministry na yan? Yung mga, ito nito, nagtuturo. Gusto nila, marami silang tuturo. Kaya dun sila magtuturo sa labas. Yan ang gagawin ng iba. Iba naman, ayaw mag-tide sa church. Anong gagawin niya? Tutulong yan sa iba. Maganda sana yung kaso, ba't inaayaw mo yung church? Kasi sa church, tuloy-tuloy ang ties dyan eh. Sa labas, hindi. Diba? Walang magbabata sa iyo kasi hindi ka andun sa pastor eh. Kaya iba, ganun ang ginagawa nila. Dami ko na ano yun. Kung gusto all winning, kaya nila sa church kasi tumutulong na. Alam mo yun, yung mga excuse. Okay? Every year, nagbibigay kami ng regalo. Magkano lang yun? Pagmamalaki mo pa. Kaya naniniwala tayo, sabi dito, ang talagang labor na gagawin mo, una gawin mo sa Panginoon, pero, sinong unang may kinabang din dyan? Sige nga, kung sa church ka nagmi-minister, kung dyan ka nagtuturo, kung dyan ka naglilingkod, kung dyan ka naglilinis, kung dyan ka nagbibigay, di ba mas maganda kasi, sabi dito, ang dapat pinag-minister yung mga ligtas. Amen? And then, di naman nilalagay sa diary yung pangalan ko dyan eh. Kaya yung ibang church, ganun din. Nilalagay sa... Ito ang ginawa ni kapatid sa Facebook. Minsan ginagawa rin natin, minsan-minsan lang. Napansin nyo ba yon? Hindi ko lagi pinopost every week, soul winning. Eh, normal na yun eh. Sa atin, ating kaya i-post lagi yun. Amen? Kaya tanda nyo, yung lesson dyan. Una, mahalin mo yung mga kapwa mo ligtas. Pansinin mo to pag last na lang to ha, para matutunan din ng iba. Alam nyo ba yung mga Chinese na medyo gahaman sa pera ng ginagawa niya? Kahit yung mga royal, ano, di ba? Nabanggit ko na last time sa inyo, anong ginagawa nila? Mag-aasa-asawa yan, sila-sila lang. Sila-sila lang kasi alabas yung pera eh. Pag nag-asawa, kunwari, anak ko kayo lahat. Tapos si Pamela, nag-asawa ng kung sino dyan, kung sino lang natagpuan niya na hindi natin kilala. Siyempre, kasama na sa pamilya niya, eh, paano kung mahirap lang? Eh, mukhang pera itong mga, ano, kung sino man yan, mga hari, tsaka mga noble, tsaka mga Chinese, ganyan din siya mga yan eh. Ano mangyayari? Lalabas yung pera. Tindihan niyo yun? Ayaw nila lang ganun. So, pwede natin i-apply sa atin yun, pero ito kasi mabuti ito eh. Sinong unang mong dapat makinabang sa yung, doktor ka? Diba? Sino yung dapat makinabang dyan? Sino yung mga kapatid? Amen? Hindi masama yun kasi nasa Bible yun. Amen? Ito siya rin, dapat ma... Minsan, turuan natin itong maglingkod eh. Kaya mo maglinis-linis? Ha? Naglilinis ka ba ng bahay nyo? Tanong ko sa nanay mo yun, ha? Para mahalin nyo rin yung church. Minsan dito, punta kayo na maaga. Yung ibang binubunot pa yun eh. Sabi ko, kailangan mo bunutin yan. Siguro nga, para floor wax lang, tsaka, ano, for flower, polisher eh, no? Hindi, para itong mga to, may magawa. Last yung kumain eh, di ba? Ito, minsan to, hindi nakukuha to ni Stephen eh. Para makuha nyo to, mga bata. Minister to the saints. Una mag-minister kayo para alam nyo pag may bisita tayo, malinis at least, di ba? And we desire that every one of you
do show the same diligence to the full assurance. Yung malamig, pakipatay nyo na. Lamig ba? Yung sabi. Ano daw yung gusto na? And we desire that everyone, so lahat of you, do show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Ano yung hope na tinatawag dito? Balik natin kanina. Ano to? Rewards. Hindi kaligtasan, ha? Rewards. Sabi niya, hindi makakalimutan ng Diyos ang ginagawa niya na may pag-ibig, pagpapagal. Eh, dapat lalo tayo maglingkod kasi hindi nakakalimutan ng Diyos. Ibig sabihin, may rewards. Ngayong tatama rin tayo, madalas ganyan. Yung iba, ha? Yung iba, ganun daw. Kahit mga worker nga, sabi, wala naman ako, hindi naman ako nawabanggit, eh. Kahit sa mga company, ganyan yan, eh. Diba? Yung arena, re-rewardan dito para ma- encourage para ma-recognize ang tawag nila. In a way, tama naman yun. In a way, minsan, OA na eh. Yung mga nagtatrabaho lang na para magtrabaho, OA naman ito. Kaya nga tayo dito para magtrabaho. Iba't kailangan sabihin, galing mo. Salamat sa mga naglinis. Eh, tagapaglinis kami. Ganyan eh. Pero, ang maganda nito, kung na sumusweldo ka na, di okay na yon. Ngayon, tayong pagpapagal natin sa Diyos, di ba, napansin nyo, wala tayong sweldo. O, saan na tayong sweldo? Saan ang reward? Sa langit. At hindi lang sa langit, minsan dito nga, pagpapalain pa na tayo sa dito eh. Sa lupa pa lang. So, hindi ka natalo. Eh. May nyo siya sabi dito, sigurado yon. Sigurado yon. Bukod sa kaligtasan, yung rewards. O, dahil sigurado ang rewards, anong gagawin natin? Huwag kang tatamad-tamad. Nagsipag ka ng... Yan, katulad niya, anniversary natin, di ba? Napansin namin, kahit sa Mother Church, pag anniversary, uy, malapit na anniversary. Sipag yan, yung choir, aawit lalong choir, kasi nga, choir ako eh. So, alam ko yun. So, ang sipag niya, lagi mo nakikita. Pagkatapos na pagkatapos ng anniversary. Hindi isa, hindi dalawa. Na magbabackslide minsan, kalahati. Ano yun? Napagod? Ah, pag maglingkod mo sa, pag naglingkod ka ng anniversary, kasi naka-record kayo, iba ba yun sa pag-awit niya pag nina-anniversary? Ganun ba yun? Eh kung talagang yan ang ministry mo, choir, o nga, naglilinis tayo dito pag anniversary, talagang ano yan, malinis na malinis. Pagkatapos ng anniversary, bahala na dyan. Kaya may bisita tayo, kunwari, may bisita tayo Amerikano. Kunwari, uy, nakikinig ka talagang ganyan, no? Nahihiya ka, di ba? Kasi bisita tayo. Pag si pastor lang, makulit. Tama ba yun? Kasi pastor lang naman yan. Eh. Yung sabi nito, nagtatamad-tamad. Kasi, tamad ang utak din minsan eh. So yan. Yan si Ray, may problema talaga yan eh. But followers of them that who through faith and patience inherit the promise. So binanggit na po yung faith and yung patience. Kasi sa paglilingkod, sa bago ka mag-mature, kailangan mo patience. Ngayon ang patience yun lang, makinig. Umupo ng maayos. Yan lang ang patience na kailangan nyo. Hintayin ko si pastor, matapos. Yun lang kailangan mong gawin. Eh, paano pag ikaw na yung naglilingkod sa Diyos? Patulad yan, nagluluto ka. Nakakasawa din yan. Ikaw yung mag... Pupunas ka na naman ng ano, di ba? Yung mga batang, kukulit. Sisitahin mo na naman. Next week ulit. Siya ulit. Di ba? Nakakasawa po yan. Pero sabi, maglingkod ka lang. Huwag kang tamad-tamad. Kasi sigurado ang rewards. At sabi dyan ha, eh tapusin na natin dito. May last point ako dito, sabi dyan, be followers of them who through faith and patience inherit. So ibig sabihin pala, maganda dito, hindi ka na masyadong mahirapan. Bakit? Kasi nagpo-provide sa'yo ng Diyos yung pwede mong sundan. Sa trabaho, ganyan ang mahirap. Eh pag sa trabaho, baguhan ka, hindi ka pinapansin, di ba? Kasi sila, tuloy-tuloy na yung trabaho nila, alam na nila, anong gagawin nila, may baguhan. Sturo mo nga yun. Bahala siya dyan. Ganun din ito, mga kapatid mong maliliit, di ba? Ang hirap dyan, tuturuan mo yan, tsatsagayin mo yan.
Pero at least meron silang susundan, 'di ba? Si Kuya, si Ate, si Pastor. Hindi naman kayo iiwanan tayo ng Diyos na wala man lang tayong susundan, 'di ba? So kaya ako, sabi nga sa inyo, hindi naman ako nag-claim masyado sa Pastor, pero na-observe ko na si Pastor. Alam ko na 'yung gagawin kung nakinig ako ng gusto, 'di ba? Pag mainit ang ulo niya, alam mo 'yun eh, kitang-kita mo 'yun eh. Hihinga lang 'yun. Okay na naman. Diba? Galit na tapos. May patience pa rin, diba? At tapos lang yung asang activity, bukas na naman. So pag nakita mo na, sunod ka lang sa kanila. Amen? Hindi mo kailangan basahin yung buong Bible para malaman mo saka ka maglilingkod pag alam mo na lahat. Walang ganun. Kailangan mo lang, sundin mo lang, okay? Tingnan nyo yung mga katabi nyo, yung mga ate kuya nyo, may susundin ba kayo? Itong mga kuya-kuya dito, eh, pwede ba kayo sundin? Sundan? Diba? Meron, alam nyo na yan. Dati, hindi ka nagme-memory verse, ngayon, sinundan mo yung, galing naman ito, bata pa, kaya ko rin yun. Gawin mo na lang, amen? Nakita mo, kunwari, si Rain, makulit, ngayon, hindi na. Eh, may bago ngayon, si JB, makulit din. Hindi sasabihin ni Pastor. Si JB dati, makulit. Ah, si Rain, makulit dati. Ngayon, hindi na. Eh, may susundan ni si JB, di ba? Ganun lang yun. Amen? So, yun lang. Ang Diyos ang nagpo-provide din para sa atin ng susundan natin. Sumunod lang kayo. Follow lang. Hindi nyo minsan maasahan na si Pastor lagi yung magtuturo sa inyo. Minsan, yung ibang tao din. Susunod lang kayo. Amen? Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming, hindi namin natapos ng chapter 6 but nakita namin, napakalinaw, Panginoon. Yung problem text, Panginoon, na ginagamit na iba na ito po iligtas daw but hindi naman pala. So, we pray na intindihan namin yung Panginoon na pinaka-context namin dito, maturity. So, we pray na naintindihan namin na maturity is not an option. Darating at darating kami, Panginoon, sa point na kami na yung kailangan maglingkod, magtsaga, magbigay, at magministeryo, Panginoon. So I pray na bago kami pumunta doon, Panginoon, araw-araw kami po yung nagmamature, magbabasa, Panginoon, tumatalino kami, Panginoon. Each time na kami nagbabasa, nakikinig, nag-observe talaga ng gusto para pag time na namin, nandun na kami. Minsan kailangan sa church ng nililingkod din, we pray na gagamit din kami, Panginoon. So, di namin despise ang growth. Tuloy-tuloy lamang kami. Yung mga kasama namin na medyo mahina, Panginoon, tsagain din namin. Yung iba na talagang medyo walang interest, Panginoon, na alisin nyo na po dito, Panginoon, para hindi po sila makatisod, Panginoon. Or, bigyan nyo sila ng problema, Panginoon, na matuto rin sila, na wala na sila makikita ng ganitong place, katulad nito, Panginoon, na sila pwedeng gamitin nyo. So, kayo po ang kumilo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami. At ang bawat isa po ay matuto rin sa inyong salita. Kayo malalati. In Jesus' name we pray.